Hello guys, good afternoon. Afternoon na. Pauwi na si Javi. Katatawag lang niya pa ano siya pauwi. Tapos sabi niya, gusto mo ba ng cake sa Marie? Sabi ko, huwag na, uwi ka na, pahinga. Kasi alam ko naman pagod siya. Madalas nga kasi may OT. Ngayon hindi siya nag-OT kasi nga pagod na rin. Sabi ko, uwi ka na. Sabi niya, hindi, bibili kita. Hindi na, sabi ko, huwag na. Uwi ka na, makapahinga. Paano kasi kangina, pagising ko talaga, sakit ng ulo ko. Yung, di ba, usual na siyang masakit dahil nga dun sa kiyari ko, hindi naman nawawala. Pero yung kangina, parang may nakadagan sa ulo mo na sobra yung pressure. So, nung pagpasok na sa trabaho, bumalik ako sa tulog. Baka ako mawala. Pero pagising ko, andun pa rin yung sakit. Kaya sabi niya, bibili daw niya ako. Alam niya, yun ang comfort food ko eh. Gustong-gusto ko yung dessert sa, ano eh, hindi siya ganong katamis. Parang ilang months, 2 months na rin ata nung last na nakabili kami. Eh, nagpe-prep ako sa baba, sabi nga niya sa akin. Huwag ka naman na mag-prep, tutulungan kita pag-uwi. Magpahinga ka lang. Sabi ko, nakainom na ako ng gamot. Sabi ko, ngayon, actually okay na. Parang isang oras na rin na okay na yung pakaramdam ko. Pero kangina talaga, iba yung sakit. Kaya naupo lang muna ako, nanood. Talagang swerte ko sa aking husband. Kasi talagang ano siya. Yung worry niya na nasa trabaho, nakailang tawag din na, oh, kumusta ka na, okay ka na. Sabi ko, okay na ako. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Basta ka, uwi ka na. Sabi ko, after. Para makapagpahinga ka. Huwag mo alalahanin ka ako yung prep. Kaya ko naman ka akong gawin yun. Ngayon, nagpe-prep ako pero ni-stop ko muna kasi may tupiin ako. Nagsalang ako ng labahan eh. So, ayun. Na-share ko lang kasi nga nakakatuwa. Yung kapag meron kang partner talaga o yung asawa mo is very ano, very supportive yun talaga. Inaalagaan ka. Kahit masakit pa yan o ano, mababaliwala. Nakakaano lang din, nakaka-touch lang din. Which is ganun din naman ako sa kanya lalo pag may nararamdaman siya. Talagang alagang-alaga ako yun. So sana yung mga ano, yung mga mag-asawa, hindi importante yung material na bagay eh. Ang importante is yung ano, yung alagaan yung isa't isa. Kasi pagdating ng panahon, matanda na kayo, kayong dalawa lang din talaga eh. Kahit yung mga bata, pagka alam nila may nararamdaman ako o daddy nila, talagang okay lang po kayo. Nakaka-touch yung ganun. So ayan, naging madrama na ako aga-aga tuloy. Hapon na pala. Kailangan ko pang tapusin itong mga gawain ko. Parang kangina pa ako nakahayahay. Dahil nga sa ulo ko. Pero okay na ako ngayon. Ganda na sikat ng araw sa labas. Mainit. Sana maya-maya makapaglakad ng hapon. Pero patulogin ko muna si Javi. Kahit siguro mga bandang 8 na ng gabi. Total maliwanag pa naman kahit na ganong oras. Ayan na. Pumarada na yung sasakyan. Doorbell pa siya. Ito may susi naman. Baka may nabukas eh. Ayan na. Ang Marie. Happy birthday. Thank you, dear. Bait talaga ng asawa ko eh. Bait ba? Sabi ko nga, kaswerte ko naman eh. Nag-aalala siya kanina eh. Kaya meron akong pa, meron pa cake. Ay, no. Pasok kayo bukas? Hindi, wala. Nag-stay pa ako, di ba sabi ko sa'yo, hindi ako mag-stay eh. Namiss mo lang ako. Namiss ako? Hindi, bibili ako ng cake. Bibili ka ng cake? Ayan, nandiyan talaga. Kumakasura lang kayo ni Jermaine. Ayan ang bata. Kauwi lang din galing school. Ayan, marienda na. Construction. Dami nga daw eh. Ilang nga daw ang construction around Calgary. Kaya kapag ka na ganun, hindi siya ganun katamis eh. Wala yung favorite ko na hazelnut. Wala eh, ubusan eh. Daming tao doon? Dami, lalo gantong oras. Lapit na rin sila magsara eh. Hanggang 4 lang at sila, 3. Ayan, merienda muna siya. Ayan, makapahinga. Bukas pasok na naman siya. Sarap din ito eh, turtle na flavor. Yung kanya cookies and cream. Cookies and cream. Sarap, hindi matamis. Eh, gusto niyo raw saan niya bumili. Kasi doon din malapit yung bilihan ng ice cream na paborito niya, salted caramel. Pero dahil nga ang dami like pang ikutan, eh. Imbis na lapit lang, i-reroute ka pa. Kaya wala, hindi na siya bumili. Malayo naman pag nilakad mo. No? Oo naman. Soccer field yun eh, no? Laki din yun.
Sa Carfield pa eh, doon ka pa natawad ka pa ng kalsada. Meron namang ano dyan eh, sa Chalo yung strawberry cheesecake. Kailangan niya pang palakas. Pagod na siya, pagod. Pagod na ka eh. Sinabi ko na kakain na kay James eh. Sabi ko, hindi ako mag-stay ngayon ha. Uwi ako Friday. Oh, lahat tayo. Uwi, maga. On time tayo uwi. Tapos may leak, konting leak lang. Pinakailaman. Pinakailaman, nasira. Patay. Natawa na lang ako eh. Ngayon, nagpipintura pa silang dalawa. Hindi kasi, di ba, may pasok na kayo ng Saturday. So, may tasaluwi naman ng maaga, di ba? Hindi, tsaka araw-araw na kayo overtime eh. Kaya nga, dapat pa-skip-skip din minsan. Ito, masarap. Na-miss din niya. Yatas. Mali naman na, pero 2% lang din. Sarap. Mas masarap naman kaysa almond milk na. Mas masarap naman. Almond milk, para ako lang daw siya pinainom ng tubig. Ay, nakagaan talaga. Yan. Break time muna sa pagpe-prep. Labas muna kami. Punta lang kami sa Rona. Check namin kung meron pa ng mga yung cactus na nabil last time, pang grab. Tsaka Walmart. Punta kami ng Walmart. Ano na rin naman ako, halos tapos na sa pagpe-prep. Yung puro karne na lang. Ito, napalambot ko na yung ano. Oxtail. May nakasalang. Pero ito yung medyo matagal. Kasi isang salangan, ito, dalawa kasha. Pero yung sumunod, magkahiwalay kasi masyadong malaki. Yung baka para sa kare-kare na palambot ko na rin. Tapos yan, yung mga gulay. Lalagay ko na lang sa rep. Yung iba na ilagay ko na. Kasi na-prep ko na iba kagabi. Bali, ito yung ano, yung sa cordon bleu. Na-prep ko na siya, na-steam ko. Yan. Breading na lang mamaya. Dito na kami sa Rona. Yan yata yung sa atin, hindi ba yan? Hindi ba eh, chocolate chip nakalagay. Ito. Ito, ganti sa amin. Kasong konti naman eh. Yung pula ba, hindi wala ba na tayo? $4.99. Wala nga yung pula eh. Meron naman tumubo pa ilan-ilan. Pero pwede natin ano, tabasin yung iba nun, itanim natin eh. Mag-i-eat na ng gabi. Mag-i-eat na ng gabi, parang 5 o'clock pala. Bigla nagkaayaan eh. Tara! Ano gumagawa ko? Sige, doon na muna. Patagal ng... Ah, pampatanggal na ako. Sisiya ka na. Oo. Eh, may mga strawberries. May iba, may bunga-bunga na. Curant. Ito, blueberry. Ayun, may bunga na iba eh. May bunga? Sarap sana magtanim. Oo. Hindi naman sobrang laki eh. Di ba naalala mo, bumibili tayo, ay namimitas tayo niya sa Worsley noon. Ito nga yung lemon, di ba? May mga ano na yun. Bulaklak na yun. Lemon tree. Magkano? 15? 15 ba? Saan ang price? 24. Blueberry, 24. Ay, wala na tayo masyadong space. Tatay naman ng ganyan. Doon yung dapat ay papasok mo sa loob ng bahay after. Bakit? Ano yun, di ba? Ano? Yung nabubuhay sa winter. Perennial. Lalo yung blueberry. Ewan ko yung lemon, ha? Pero yung blueberry, lemon, pinapasok yun. Giniginaw ka. Wala mga cactus dito eh. Nasa loob lahat. Baka may mata tayo muramira na ano eh. Peony. Talaga yung gusto ko eh. Ganda ng mga bulaklak. Makulay. Wala, wala ng peony. Wala eh.
Saan? Hindi, peony yun eh. Ano? Malaki yung ano ng peony, bulaklak. Peony maliit yan eh. Peony maliit. Shoni meron. Ka-shoni. Sino naman yun? Yung nagtitinda sa may riles. Ah, dati. Walay. Tara sa loob. Tingnan natin yung cactus. Punta pa tayo Walmart eh. Yung halihak ko, hindi na tumubo eh. Halihak. Cute ng bulaklak na ito. Oh. Marami talaga namimili. Nahanap niya yung pang-grab. Wala na. Alam ba? Daming scale. Okay lang yan. Scale ba yan? Di ba? Parang iba eh. Toyota eh, no? Liliit. Ito naman may sugat. Ay, isa-isa. Sa dulo medyo mataba. Ito. Sabi ano yan, no? May sugat. Hindi mo na naalagaan maayos eh. Tiyot na yung mga ano eh. Dito lang. Isa lang pumunta tayo rito. Sabi mo, gusto mo ng mga pang-grab. Tapos isa lang kukunin mo. Natokyo din to eh, no? Yung ganito. Yung maliliit. Marami, may mga tinik-tinik. Okay lang yan. Ano sa Walmart. Meron pang ano na gumitgit sa amin. Imbes na merging siya eh, siyang mag-ano eh. Two lane pala, hindi siya merging. Sabay biglang, kinat kami eh. Init ang ulo niya eh. Sabi ko, yaman na, munang patulang ka ako. Walang mangyayari sa mga ganun. Sigurado. Dr. Squatch. Basa mo nakita yan? Nabasa mo? Pine tar. Ano yung hinahanap mo? Sulfur soap. Kain guys. Ayan. Pares. Beef pares. Ayan. Masarap pa. Nagyan ko siya ng dark soy sauce kaya dark. Kaya ako siya parang putla-putla ng kulay. Tapos may green onion, fried garlic, ano ba ito? Yung tsaka chili garlic. Pares ni Diwata. Diwata Pares. Ano tawag sa atin? Beken kay Pares. Ano na? Kain na, nok? Good morning, guys. Ano na? 9 o'clock na ng umaga. Nakatulog pa ako kanina pag-alis ni Javi. Kahit 1 hour. Tapos yun, yun, diretso luto na pagkagising. Start na ako nung ano. Ito yung para sa pinakbet. Ito yung para sa chop suey. Ay, dumabro. Tapos ito yung sa ano. Yung para sa Crispy Bicol Express. Inuurong ko yung air fryer dito. Doon kasi siya nakalagay. Para yung singaw nung vent niya diretso sa exhaust. So ito na guys yung order. Hindi na ako nakapag-vlog. Nag-rush na kasi ko. So yan, may chop suey, pinakbet, kare-kare, Crispy Bicol Express. So yung sauce iniwalay ko. Andito yung sauce. So ito yung sauce nung Cordon Bleu. Kare-kare, para sa kare-kare, bagoong. So ito yung lengua. Pinagtatakpan ko kasi madadry. Ito yung Cordon Bleu. Last na to. Tapos, i-cool down ko lang ng konti para hindi siya mahirap hiwain. Hindi lumabas yung keso. Yan. After na ang mga order, cleaning time.
Ako nag-map ng, ako nag-vacuum ng kalahati, si Jermaine ang nagtuloy. Tapos si Jonas ang nag-map. Nilinis ko na rin yung mga counter, pati yung stovetop. Pahipahinga na muna. Chill-chill. Grabe yung ano nung ano talaga sa akin. Yung fallen pagkaka-expose ko nung nakaraan. Ang katikatilagi na nila muna ko. Parang allergy yata to. Yan pala, may bisita kami. Andito si... Hi, Mapes! Alam mo na. Siyempre, kasama ang kanyang nanay, si Olive at si Louie. Andito. Hello! Oh, meron kami pahalo-halo. Kompleto, Ricardo yan. Eto, huwag niyo pa sinisos to na ano eh. Hindi kasama to. Yan lang. Ah, may mura, mura. $200 isang. $200 ginto. Isang bowl. Actually, yan yung binili namin last week pa. Ngayon lang nagkaroon ng ano, ng katuparan. Nakantay lang pala sila dumating. Natupad na. At long last. Ah, di ba? Eh, mga bata umalis, nanood ng sine. So, kaming... Kami ang kaka. Kaming mga thunders. Habang nanonood. Sara. Ah, di ba? Ito. Ito yung tiga... Kadkad natin ang yelo. Magkano? Ano pero sahin? Baka naman... Sabi ng machine, hinahinay lang po. Baka kala mo, ano yan? Tubo. Hindi tubo yan. Ayan, kaya yung ice cream namin eh. Ang putla eh. Anong brand to? Sorbetero. Sorbetero. I'm sure masarap. Dito lang sa Chalo eh. Di ba, Mapes? Ikaw, gusto mong ice? Yeah. Ice lang pwede sa'yo. Ayun na sila. Pauwi na. Bye! Bye, Mapes! Bye! Bye, ingat kayo! Nakalimutan na eh, no? Masaya yung kwentuhan. Tagal din kami hindi nakita-kita. Parang 8 weeks. Halos 2 months, ano? 2 months, halos. Nakapanood pa kami ng movie. Ayun ah. Sarap ng chikahan namin din. Alas, mag-alas din sa ng gabi. Mm. Hindi na kami naka-ano kasi after ng luto-luto. Sunod-sunod eh. Luto-luto. Order. Tapos, after no, nagluto naman ako ng pangkain din namin. Ay, sa wakas. $10 ng pizza eh, tsaka ice cream. Dami pagkain. Makakapag-off na rin sa wakas. Isang araw lang na-off siya. Pagod na. Pagod. Kawawa naman ang aking asawa. Ay, kung ay naalala ko eh. Ipinili pa ako kahaba ng ano eh, na steak eh. Tinawagan mo siya kang ina. Masakit pa ulo mo. Sabi ko. Sabi niya, masakit pa. Sabi ko, hindi na. Ay, hindi na. Sabi niya, ay, ibibili sana ulit kita ng cake. Eh, di ba sabi ko, araw-araw naman masakit ang ulo ko. Iba-iba nga lang ng level. Ay, di araw-araw na bibili, weh. Araw-araw ka tayo bibili ng cake. Yan ang asawa ko, weh. Kaya hindi ako nag-ano dyan, hindi ako nagre-request na, bilhin mo naman ako ng cake. Siya yung misan, bili kita, gusto mo? Siyempre, pag sinabi niya, kunwari pakipot, pero siyempre, gusto ko yun. Swerte lang, swerte lang. Basta yan. Saka nakakailang tawag yan pag alam niya masama ang ano ko. Nag-aalala ka ba din? Siyempre naman. Tahay-tahay na lang eh. Ganon din naman ako sa kanya, siyempre. Basta may nararamdaman yan eh. Oh, aminok ka ng vitamins, yung may gamot mo. Kompleto yan. May kutsara pang panginom ng gamot. Kompleto. Ay, ganon talaga. Ano eh, sa mag-asawa talaga kailangan ano eh. Yung alagaan niyo isa't isa. Kasi dun mas tatatag yung samahan nyo eh. Ah. Tsaka makikita nyo naman dun saan eh. Sa, kita nyo kami, nagbablog kami. Magkasama kami tapos tuloy-tuloy yung vlog namin. Walang mga putol-putol. Wala ano, raw video talaga yung mga... Kung ano yung sinasabi namin, kung ano yung pinag-uusapan namin, yun na talaga yun. Wala talagang ano. Alam nyo naman yung nag-edit sa amin. Eh, yung editor edit, namin. Edit lang, lang yan. Basta magkalagay yun. Ewan ko, kasama niya yung kahapon na anong isang vlog na natutulog ka eh. Hindi ko alam. Hindi ko naman napanood eh. Dahil nga trabaho kami. Pero kamag alam, maganda yung tsura mo din. Susuntokin ko kayong dalawa eh. Ang ganda siya eh. Tulog eh. Pagod na. Napapagod ka lang siyempre. Pero kailangan eh. Minsan,
minsan din naman kasi wala kaming trabaho. Kaya kailangan. Bumabawi. Kaya nga pag nag-request siya eh. Gusto kong fish and chips. Ah, sige. Kahit pagod na ako, sige, luluto kita. Ganun na naman talaga dapat sa mag-asawa eh. Give and take lang din. Hindi naman pwedeng ano. Yung isa lang. Isa lang. Kasi, hindi naman uso, hindi na uso yung mga kagaya ng sinauna na ako yung lalaki, ako masusunod, ako yung hari ng bahay. Hindi pwedeng ganun eh. Kasi pareho na kayo nagtatrabaho, pareho na kayo Saka team kayo dapat pag mag-asawa. Saka nyo palalakayin yung ano, yung mga anak nyo, tsaka yung pa-improve nyo yung pamilya nyo, syempre. Kaya nga yung mga bata, nakikita nyo rin naman hanggat makakatulong sila, tumutulong din naman. At kahit pag lumalabas sila, hinahayaan namin sila kasi hindi naman sila yung klase ng mga bata na alis ng alis. Parang ang ano lang, pag magbabalibol, o kaya yan, nanood sila ng sine ngayon kasama yung mga kaibigan ni Jonas. Si Jermaine, tropa-tropa na rin nila. Pero hindi naman kami yung wala nang pakialam sa kanya. Pag anong ginawa nyo, doon, siyempre, tatanungin mo rin kung anong activity yung ginagawa nila. Tsaka si Jonas, kahit matanda na yun, hindi yun naalis ng bahay or pupunta sa kung saan nang walang sabi. 24 na si Jonas, by the way. So, talagang ano na yun, legal age na. Pumikis pa yun. Pagdating ng beso-beso pa yun, kahit sa daddy niya. Kaya misa, nagkaligas-gas na ng nung pisgi. May na eh. Bebeso-beso sa akin, natutusok yung pisgi ko. Mag-ahit ka nga, sabi ko. Si Jermaine, pagdating, misa, yayakap-yakap pa yun. Wala na nga rin talaga akong mahihiting pa pagdating sa ano, sa pamilya mo eh. Sa pamilya ano, meron. Mga ups and downs. Alam mo naman na natural lang yun sa... Normal sa ano yun, normal sa pamilya. Nasa ano yan, kung paano i-handle. Pag nagkakaroon ng medyo may nalilihis ng konti. Sa pag-uusap niya. Iga-guide. Kasi hindi mo na pwede pabayaan na bahala ka sa buhay niyo, malalaki na kayo, hindi. Kala ko ako yung nalilihis. Nalilihis? Saka nalilihis. Sa laruan at saka sa laman. Manunod na laman. Yeah, metod na. Pampatulog yun eh. Kanina gusto nga uli yung video eh. Nag-ano ako dyan, nagluluto ako eh. Tulog siya eh. Hawak na yung cellphone niya eh. Iba-iba na yung tumutugtog. Iba? Sabi ko. Hawak pa rin niya yung phone niya. Hindi ko naman mahugot. So pag hinugot ko, magigising. Agayaan mo na nga lang para makatulog siya. Naka-idlip naman siya. Kailangan niya kasi yun eh, lalo pag after work. Maaga pa lang kasi. Wala pa, masyadong tao sa kalsada, mga biyahe na everyday yun. Pero gusto ko nga, ganun din ang trabaho eh. Alay, maaga yung sa Bakalan? Maaga pasok, hindi sa Bakalan. Akala ko, gusto mo rin magtrabaho to sa amin. Yung maaga kang gigising, maaga pasok, maaga ka rin uuwi. E medyo ano yung oras namin, e medyo magkaiba. Kaya pagka ano, may time na yan, dito lang, chika-chika, noon, kwentuhan lang. Hindi, kasi yun nga, lagi ko naman sinasabi sa inyo, mahalin nyo yung asawa nyo, mahalin nyo yung mga anak nyo. Pakita, hindi yung pagmamahal na, mahal ko yan, ganyan. Pakita nyo yung pagmamahal niya, tsaka iparamdam. Hindi kasi, yung salita lang. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Minsan, lakas-lakas mo. Mga click lang, makawala ka na. Hindi na nila nasabi, hindi mo nasabi. Hindi mo naparamdam. Sayang. Sa uli. Sayang. So at least kapag ka napaparamdam mo, hindi mo nga kailangan sabihin eh. Hindi mo kailangan sabihin, oo. Pag pinaramdam mo, mas maano yun eh. Mas matindi yun eh. Mas may epekto yung kesa doon sa sinasabi mo na I love you, mahal kita, ganyan. Pero hindi mo naman pinapakita o hindi mo naman pinaparamdam. Mas mabuti pa yung paramdam mo na lang kesa sa sinasabi. Totoo. Tsaka kami kahit noon yan, kahit na halimbawa siya sa trabaho at si mami na nagtataka sa akin eh. Sino may katex mo? Ay, kamang may katex. Tapos sabi niya, si Victor, ano nag-uusapan yung dalawa? Sabi niya, araw-araw kayo magkasama after ng trabaho. Ang maganda, hindi nawawala sa amin. Kamustahan, kumain ka na ba? Ganyan. Communication, simple communication lang. Kahit nasa trabaho lang kami, yan. Kamustahan pa rin. Hindi nawawala. Mahirap mawala yun. Kasi pag nawala yun, unti-unti parang, ay, ano nangyayari? Kailangan ko ni nakasanayan nyo. Kahit matanda na kayo, tuloy-tuloy lang. Hindi lang nakasanayan dahil yun ang nararamdaman nyo talaga sa isa't isa. Mahirap yung
yun din yung mga signs na pag nagbago yun, ibig sabihin, meron something. Diba? Meron something na namamagitan o may pinagkakabalahan na iba. Pero pag consistent, ayun, alam mo. Kaya swerte. Swerte kami sa isa't isa. Kahit na minsan nagkukulitan, asaran, pero normal sa amin yun. Parang kami mga bata eh. Kaya yung mga anak din namin, yung isip, din eh. Mga isip bata. Which is in a good way, okay din. Kasi mas ano eh, parang para lang kami magbabarkada. Tsaka hindi ka tatanda ka agad. Dahil hindi ka masyadong ano eh. Stress sa buhay. Stress sa pagod, sa trabaho, pero at least at the end of the day, pag-uwi mo sa bahay. May pamilya ka na alam mong nakasuporta sa'yo tsaka nagmamahal sa'yo talaga. Tama. Yeah. Na-share lang naman namin. Kasi nga yun nga, na-touch nga rin ako na tumawag siya. Gusto mong cake? Kasi sabi ko, sakit ng ulo ko. Nung day kasi na yun talagang iba. Iba yung sakit ng ulo ko, parang may nakadagan. Which is nangyayari siya once in a while, pero... Yan, syempre, worry ang aking mister. Kahit nasa trabaho, ako iniisip. Thank you. Thank you. Syempre. Syempre. Sa pag-aala na, araw-araw. Hindi yung minsan-minsan lang yung araw-araw, di ba? Syempre naman. Sino pa ba alaga ako? Hindi ka. At ang mga anak mo. Anak mo malaki pa sa akin. Mga balbasarado na. So, yan lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana na-enjoy nyo ang aming... May napulot din sana kayo na kaunting aral. Hindi naman basta nag-vlog lang na, oh, ganyan. Tsaka alam naman namin maraming nakaka-relate kasi mostly talaga mga family-oriented din yung mga... Family-oriented, tsaka mga mature na yung mga nanonood sa atin. Kaya alam nila yung... mga sinasabi namin. Kasi for sure, mostly lahat nakaka-relate sa mga ganyan. Lalo pagka mga, ano nga, focus sa family. Kahit na sa tingin ng iba ay boring. Ah, may nag-ano? May nag-message nga na, di ba? Boring daw. Nag-comment. Ito atang, sa lahat ata ng, ano? Nagbablog. Ito yung pinaka-boring. Boring, okay lang. Wala naman sa amin yun. Kahit boring, hindi naman... Kahit nga pangit eh. Kahit na pintas eh. Kasi hindi naman namin kayo may ipi-please lahat ng tao nanonood. Yung mga nag-enjoy, welcome. Pero yung mga... Welcome sila. Pwede sila manood. Kung ayaw lang manood, okay din naman. Hindi naman lagi yung buhay natin, trahedya o problema. Meron din naman syempre kasi yan. Meron din naman minsan kailangan na kapulutan ng aral. Dahil lang buhay natin eh, hindi naman mahaba. Tsaka hindi kami papapekto sa mga ganang yung mga magsasabi na boring. Sa iba siguro boring, hindi naman namin kailangan sabihin na, oy, ba't kayo nagsasabi ng boring? Hindi, okay lang yun. Alam, bahala sila. Kung bored sila, open naman sila na patay ng aming video at huwag nang panoorin. Tuloy-tuloy lang. Kasi kami, sabi nga namin, totoo lang kami sa mga vlog namin. Yung pamilya ang inuuna namin, pamilya. Kasi mapapanood din mga bata, mapapanood din ng pag may mga apo na kami, isipin mo yun, mapapanood na. Ito pala si Lolo at Lola. di ba? Kahit pagdating ng araw, makikita namin yung itsura namin. Ang laki ng iniba. So, mga memories talaga. Masaya. So, paano guys? Salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.